Tatanong lang taong, kayo taong, kung ano yung kaya? Proseso, ano yung nangyari, tapos ngayon sa No, sir. You judge me. That is a crime, sir. That is a crime. The fact na kukunin niya yung bata at sabi niya, hiramin lang. Anong karapatan yung sabihan mo kung weak leader ako? Because that's my opinion. I'm entitled to my opinion. You can say anything against me. Nakikisuyo ka eh. No, sir. No, you're a public servant, sir. You're a public servant. Huwag ka dapat magbalat sibuyas. Public servant ka, sir. And I'm entitled to my own opinion. Then you are responsible to your man. Wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Sir, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamahan ko sa RTIA, may ginawang kalokohan. Pero kami, nakaobserve kami ng proseso. Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because I deliver results. No, assumption mo yan. Assumption mo yan. May proseso no, tayo, may patas no, tayo. No, assumption? I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunay. Ikaw, anong napatunay mo sa... Marami nang nakaaway si Senador Rapi Tulfo na mga pulis dahil hindi ginagawa ang kanilang trabaho ng maayos tulad na lamang ng nangyari sa Negros Oriental na kaliwat kanan ang naging patayan. Ang tanong, bakit kaya hindi ito napigilan ng mga pulis? Well, ayon sa balita, pangalan pa lang ni Tebes, kinatatakutan na. Pag-uwi ko ngayon, hindi na ako mapakali, parang natatakot ako. Kasi maya-maya balikan ako. Ganun na lang yung takot ko, mama. Malaking takot yan, mami. Matatandaan noon na isang gwardya ang binugbog ng anak ni Congressman Tebes at tinutukan ng baril ni Court Tebes. Umiiyak ang gwardya dahil takot na takot siya matapos malaman na Tebes pala ang kanyang nakabangga. Pati ba naman pulis at mga hepe sa Negros ay takot na takot din. Too much tension in the area. They cannot even mention the name of Tebes. Tanungin mo lang, sino ang congressman dito, sino ang governor, sino yung... They cannot even mention the name. You see that? Ganyan ba yung ano natin? I am also scared, ha? Takot din ako. Sa pagdinig sa Senado, ay ginisa ni Senador Bato de la Rosa ang mga opisyal ng pulisya, lalo na ang isang retired officer na kung saan nag-issue ng mga armas na kinalaunan ay nakita sa raid sa bahay ni Arne Tebes. Paanong napunta sa congressman ang mga armas na pagmamayari ng PNP? Matatandaan matapos ang revelasyon ng byuda ni Gobernador Ruel Digamo na si Colonel Tolentino Umano ang supplier ng mga gunman ni Congressman Arne Tebes na inutusan para pumaslang sa kumakalaban sa kanila sa politika. Pati Umano armas ay sa Colonel nang gagaling. Mayroon din anya itong access sa matataas na opisyal ng PNP kaya hindi nakapagtataka na kung saan galing ang mga armas na ginagamit ni Tebes. Aminado din ang matataas na opisyal ng pulisya sa Negros Oriental na kahit sila ay takot sa mga Tebes na marami nang napatumba kahit na matataas na opisyal ng gobyerno at kapulisan. Totoo ba yung sinasabi na lahat ng pulis ng Bayawan ay kontrolado ng mga Tebes? For me, Your Honor, hindi po totoo, Your Honor. Considering na ako mismo yung nakapag-witness na yung mga pulis talaga natin, Your Honor, is nagtatrabaho talaga. Siguro merong mga, yung ano tinatawag nito, Your Honor, yung mga civilian na nagbabantay sa PNP natin, pero sa PNP, Your Honor, is loyal talaga sila sa PNP organization natin, Your Honor. Eh kung loyal sila, bakit nangyari itong daming patayan? If you are loyal to your job, you have to do your job. Yes, this patayan should be stopped. Or kung hindi nyo na-stop, dapat completely solve ito lahat. Well, napakasimple lang naman ang sitwasyon sa Bayawan. Hindi mo yan komplikado na metropolis na mahirapan kayo mag-imbestiga. Napakasimple na syudad yun. Why? Tuloy, Your Honor, kung titingnan po natin, Your Honor, yung Bayawan City, Bayawan City po is top 10 sa pinakamalaking land area po sa buong Pilipinas, sa city po. So kung yung Dumaguete City po is, yung size ng Dumaguete City po, Your Honor, is times 20 po ng size ng Bayawan po yun. So, you mean to say that is an excuse for you to prevent all these crimes? No, Your Honor.
Is that an excuse for you for not solving these crimes? No, Your Honor. Is that an excuse for you to not delivering the right police services to these people? No, Your Honor. Eh, bakit marami nangyaring patayan dyan? Actually, Your Honor, marami tayong ginawa, Your Honor. Like what? Kung sa Bayawan City, Your Honor, alam po ng mga tao doon sa baba na yung hippie mismo nila, ako mismo, nagpapatrolya, nagbibit patrol, nagmotorcycle patrol. Alam nila yun, Your Honor, kilalang-kilala nila ako kahit yung mga balabal. At the same time, Your Honor, sa morning, Your Honor, meron tayong outgoing and incoming personnel. Before sila pupunta, Your Honor, mag-out, Your Honor, nagkaroon sila ng checkpoint, Your Honor. So, in a total of 5 to 6 checkpoint per day, Your Honor. Ganun po ka intensify yung checkpoints natin. But despite the intensity of your checkpoints, killing still continue. Sabi mo, in your 10 months stay there, 10 killings happened. Nakiklare din natin, Your Honor, yung mga shooting. I mean, nakapag-file tayo ng complaint, Your Honor. Itong 10? Yes, Your Honor. Isa-isahin mo nga, baka nabanggit yan dito kayo na. Hindi ko lang po, Your Honor, na ma-recall yung iba. Pero mostly of the yung kay Sir Estenioso na lang yung hindi ko na na-trade, Your Honor, kasi nga na-relieve na ako, Your Honor. Taga saan ka ba? Taga Ilonggo po kayo, Your Honor. Kapis po, Your Honor. Kapis? Yes po. Balikan kita mamaya. Dito muna ako sa supply sergeant. Thank you, ito yung supply sergeant. Yes, Your Honor. Retired ka na ngayon? Yes, Your Honor. 2018, yes, Your Honor. Lumabas doon sa records na one of the firearms used in the commission of the crime was a firearm that was deposited by the court to you as supply officer. At lumabas, sabi mo daw na itong baril na ito ay kinuha ng isang provincial director na ngayon ay patay na, at ito'y finally na-recover doon sa paano ba ito pagkakuha? Crime scene or sa raid na ginawa ninyo? Sa mga raid na ginawa ng PNP doon sa yung mga area na pinag-raid nila in relation to this incident. Paano nangyari yun? Bakit nandun yung baril? Your Honor, nagbigay ng instruction yung OIC namin noon, si Colonel Alit Bertosio, sa akin. Pick upin yung, Your Honor, yung mga firearms nandoon sa Branch 39. Araw ng Sabado yun, Your Honor, pumunta ako doon. Siyempre, utusan lang ako. Ako ang kuhandi. Anong year yan? Anong year? 2013. August 31, 2013. Colonel Bertosio. Yes, Your Honor. Saan na siya ngayon? Pass away na, Your Honor. Namatay na? Yes, Your Honor. Sige, continue. Tapos, araw ng Sabado yon, ni-withdraw ko doon sa Branch 39 ng Kurti. Pagdating doon sa kampo, siyempre, pinadlak ko doon sa armory. Sabado man yon, pagka Martes, September 4 na yon, Martes, dumating si Colonel Bertosio doon sa office ko. Tinignan niya yung baril. Tapos kinuha niya yung baril. Sabi ko, sir, gawan ko na ng kanyan, sir, yung temporary receipt. Yun na yun, Your Honor. Binigyan ko siya ng kwan. Signature siya. Tapos, nung narelieve na siya sa Negros Oriental, assign ng Region 7, side quarters, tinanong ko naman siya uli. Sir, yung baril. Sige, noon kasi yung palayaw ko, sir. Sige, noon, ibigay ko lang sa iyo yan pag may time ko. Yes, sir. Noong... Mayroon ka pang record noon, yung temporary receipt na binigyan mo sa kanya? Yes, Your Honor. Nasa iyo? Nasa akin, yes, Your Honor. Bigyan mo ng kopya yung committee kung meron. Andun pa sa inyo? Di, dito. Dala-dala ko, yes, Your Honor. Dala-dala mo? Yes, Your Honor. Bigyan mo yung secretariat and we will mark it as a Exhibit A. Secretariat. Kumsek. Ibigay mo yan.
De? Temporary lang yan, Your Honor. September 4, 2013, acknowledged receipt. 1. Superintendent Alex Bertosio, PNP OIC in OPD, has received the following firearms listed below from SPO2 Isidro Timprosa. Timprosa, Your Honor. Timprosa, RSPNCO. Meaning nito is responsible supply police non-commissioned officer. Yes, Your Honor. Kama, in OPPO. 1 M16 M4 rifle, serial number 9023871. 1 M16 rifle without serial number. Saan dito sa dalawa napunta sa crime scene? Yung mayroong kwan serial number, Your Honor. Itong M4? Yes, Your Honor. Recover ito? Yes, Your Honor. Salamat ka at hindi mo winala itong record na ito. Yes, Your Honor. Otherwise, wala kang proof na nirelease mo sa kanya. Yes, Your Honor. So, ito is perma talaga ni Superintendent Bertosio ito? Yes, Your Honor. Ngayon, nung pinaloob mo yung baril, nakukunin mo na nung narelieve siya, ano sabi niya? Bali, 3 times ko siya in-inform, Your Honor, na kukunin ko yung baril. Sandali ha. Kumsek, i-photocopy mo lang ito. Yes, ang original, ibalik mo sa kanya kasi later on magkakaso ito, kailangan niya ito. Yes, sir. Kung kasuhan siya. Pero ibigay mo lang original sa kanya. Yes, please continue. 3 times ko siya siningil, Your Honor, sa baril bago siya nakuma. Nung nakuma siya, siyempre, si ma'am naman yung tinanong ko. Hanggang noong nangyari na doon kay Gobernur Digamo, late Digamo, pumunta sila ni Kwan doon, nila ni nag-create ng SITG, pinareport ako doon. Tapos, yan, binigyan ako ng instruction, puntahan mo yung asawa. Gabi na yun, Honor, gabi. Hindi kami nagkausap ni ma'am, magkakilala kami. Kinabukasan, tumawag siya sa akin. Sabi niya, "Non, ano? Ko, ma'am, yung tungkol sa baril ba, ma'am? Noong kay sir." Siya, "Wala naman nun. Kuha naman. Ano to? Yung ibang baril. Kasi maraming baril yun si sir, Juan, sir Bertosio, kay member ng shooting team." Sabi niya, "Non, hindi ako na ma..." Alam ko, kahit na sabihin mo na takot ka dahil PD mo yung humingi ng baril eh. Yes, Your Honor. Nagamitin niya. Yes, wala kang magawa talaga doon kapag sinabihan ka ng PD na kunin yon. But sana nag-isip ka na ito'y galing sa korte. Ito'y mga evidence. Exhibit ito ng korte na pinagkatiwala sa'yo. So, dapat iniisip mo yung custodial leges ng mga bagay na yun. Dapat hindi mo yun binigay sa PD mo. Sinabi ko naman sa kanya, Your Honor, yung bago siya narilip ng NUPO papuntang Region 7, na i-recall ko yung baril. Ang sabi niya sa akin na, "Sige noon, pag may time ko, ibalik ko yung baril." Yan ang kwan niya, sabi niya, Your Honor. Ako wala magawa. Bakit nakasama ito sa krimen nung pagpatay kay Gobernador Digamo? Anong teorya mo? Yan ang hindi ko lang alam, Your Honor, dahil nandoon naman sa kanya yung baril. Wala ka nang alam? Wala ko nang alam, Your Honor. Hanggang nag-retire ako. Clear ako lahat sa PNP. Lahat-lahat clear ako sa PNP. At saka yung sa dati kong unit dati akong PNP SAP, PC SAP, recruit ako ng PC SAP. Yun. Na clear ako lahat. PNP, anong dapat palisi gagawin natin dito para hindi na maulit ito? What's your recommendation? Ikaw, galing ka mo si SG, Villaflor. Anong tingin mo dito para hindi na maulit ito? Gagawa ba kayo ng policy na regardless kung PD yan or sinong boss dyan,
ikaw ang responsible supply officer, ikaw pa rin mananagot pag nirelease mo yan sa kanila. Dapat ganun na policy. Yes, sir. Actually, sir, cases had been filed against different RSP NCOs whenever they fail to account and to surrender all the firearms entrusted to them, sir. No, ito. Hindi pa siya nakasuhan. Nakapag-retire nga eh. Walang kaso. Walang problema. Hindi ito nakita sa record na nawala yung dalawang baril na nireceive ni Colonel Bertosio. Nakapag-retire nga siya eh. Yes, sir. I think those firearms concerned are not organic personnel, organic firearms of the PNP, sir. Yeah, but given the fact na hindi organic firearms ng PNP, ito'y mga inventory ito ng mga court evidences, di ba? Tinon over yan din. Walang kuha ng korte. Wala silang armory doon. Hindi safe yan doon. Kaya minabuti nila na ibigay sa PNP para mapunta doon. Dapat may proper documentation yan lahat. Yes, sir. Per what had happened this afternoon, sir, per revelation of the former RSP NCO, we will recommend to the DIDM to formulate a policy regarding the withdrawal of firearms in custody of RSPNCO by not even the direct superior, not even a senior officer should not do that, sir. Yeah, more so na ito'y galing sa korte. Ang mga ebidensya ito sa korte. You're raising your hand, Colonel Lucas. Yes, sir. Good evening po, sir. So, in the first place, sir, dapat si Sergeant Imbrosa, hindi siya nakapag-retire. Why? Because accountability niya yung baril. Dapat kasi, sir, nagkakaroon ng turnover yan, sir. Ang ginagamit yan, sir, yung property book. Mag-retire siya, sir, ta-turnover niya dun sa papalit sa kanya na supply PNCO yung libro. Ini-account nila yung baril. Bakit siya, sir, nakapag- na meron siyang accountability. So, ibig sabihin, sir, walang proper turnover between the outgoing and incoming supply PNCO. So, you hear that? Pwede ka pang kasuhan. Wala kayong proper turnover. Bakit ka kamagutan? Mayroon, yes, Honor. Mayroon akong kuha na turnover sa sumunod sa akin na supply PNCO. O hindi siya nagreklamo na wala doon yung dalawang armas na binigay mo kay Colonel Bertosio? Ang kuha lang doon, yes, Your Honor, is yung property ng PNP ang na-turnover lahat. Yun nga. So property lang ng PNP ang record na turnover mo. Yes, Your Honor. Yung mga galing sa korte, wala na kuha yun na turnover. PNP, please drop a policy para dapat ipa-adapt natin sa Napulcom. Hindi na kailangan siguro ng legislation dito coming sa amin. Policy, kuha na lang yan. Napulcom memorandum, circular, gawin ninyo. Na dapat lahat ng responsible supply PNCO ay hindi pwede mag-loan ng armas doon kahit kanino man, basta yan ay nilagay sa kanyang custody. Lalo-lalo na galing sa korte. Eh, dapat may court order yan bago mo ibigay doon sa kung kanino man. Ebidensya yan ng korte. Hindi pa natin alam kung yung kaso na yun na kinasangkutan ng mga baril na ito ay na-resolve na ba yun ng court. Hindi natin alam. But anyway, you should drop a policy pertaining to this. I-recommend nyo sa Napulcom na magkakaroon kayo ng resolution. Napulcom memorandum circular pertaining to this. So, thank you. Maraming salamat, Your Honor. Saan ka kumuha ng pamasahe papunta dito? Your Honor, ng from province sa PPO. PPO? Yes, Your Honor. So, thank you. Sabi mo yung PD niyo doon. Salamat at maraming salamat, Sir. Resinto, Sir. Resinto? Kaming dalawa ni Colonel Lupis. Pag naubos yung imuwi mo, singilin mo lang yung arde mo, ha? Sabihin mo, iparipant yung pamasahin nito.
nila. Sabi mo yung R6 ninyo. I-refund na lang. Thank you for that. Maraming salamat, Your Honor. Yes, go ahead, Senator Bong Rebilla. Yeah, nandito pala si Colonel Marantan. Baka pwede natin marinig. Si Colonel yung nag-grade sa ano noon, ano? Wala, Tebes na. Ano bang status sa ground doon bago ka pumasok, Colonel? Good evening, Your Honors. My first statement is that my heart goes with those men in uniform on the ground. But, you know, the way I observe your statements now, lalo na yung mga policemen na na-interview, some of you, you're not lying, but you're not telling the truth. Dito yung totoong situation sa ground. I went there 5 times already. Biro nyo, galing pa sa Camp Crame ang pupuntas dyan sa Negros Oriental para mag-apply ng search warrant. Implement the search warrant do sa mga targets of which you by yourself can do it naman. And yet you are telling us that you are not afraid of anyone. So that's some level of hypocrisy. Hypocrisy. Yes, thank you for that word, Your Honor. Pwede naman ninyong sabihin sa amin dito na ano eh, na you are afraid some level of that so we can be of help with you. That alone. Ilan ba sa inyo ang nakapag apply ng SW at implement it. Kahit hindi na kinatebes, kahit lang yung mga alipores niyang SW ninyo. And you know, Your Honor, yung mga inaresto namin doon, 10 of them, we brought them here. Dito sa Camp Crame. And we filed appropriate case against them sa DOJ mismo. Because we cannot do it. They cannot do it there. Because there's tension, there's too much tension in the area. They cannot even mention the name of Tevez. Tanungin mo lang, sino ang congressman dito, sino ang governor, sino yung... They cannot even mention their names. You see that? Ganyan ba yung ano natin? I am also scared, ha? Takot din ako pumunta doon. But, you know, I'm trying to brave myself going there. Kasi... Hindi naman ako magaling din eh. Lalong hindi rin ako naggagaling-galingan dito. Pero, well, General Peña can attest to that. Yung unang pasok namin dyan, sino ang local policeman na tumulong sa amin? Almost none of you ang tumulong sa amin. Pinangakuan lang nila kami. We understand that. Kaya nga, kami ang security forces, kami pa ang patago-tago para mag-briefing, para i-implement yung SW sa mga targets doon. That's the real situation there. It's a feeling that you don't like it. Pagpatuloy mo yan, Colonel Marantan, parang gusto kong bumalik sa pagkatsipinpe at tingnan natin kung sinong magaling dito. Yes, sir. Kung sinong siga dito. Gusto kong bumalik pagkatsipinpe, tingnan natin. Sinong siga? I'm really to... Gusto ko i-challenge lahat eh. Sino pinakasiga dyan? Ang pangit na ganun, local police. Ayaw mag-cooperate sa police galing sa national headquarters. Akala ko Philippine National Police tayo. Fortunate enough, Your Honor, that we were backed up by the AFP, particularly the subordinates, the men of General Season and General Peña. Without them, talagang walang, ano eh, walang, it wouldn't be a success doon sa mga kwan. Thank you. Thank you for that revelation. That's a very revealing. So ngayon, sabihin mo, asan na yung kinulong natin? Hindi daw siya takot sa TVs. Tapos ayaw magsalita. Hindi niyo ma-remember.